Ang My Sassy Girl ay isang 2001 na pelikulang romantikong komedya na nagmula sa South Korea. Ito ay batay sa totoong kwento na isinulat ni Kim Ha-sik na iniangkop sa isang tathang isip at idinirekta ni Kwak Jae-yong na pinagbibidahan ni na Jun Ji-hyun at Cho Tae-hyun. Ang My Sassy Girl ay naging napakatagumpay na pelikula sa South Korea, kung saan ito ay kinilala bilang pinakamataas na kita sa komedya sa lahat ng oras. At isa sa nangungunang 5 pinakamataas na pelikula na tumabo sa takilya ng panahong iyon. Naging blockbuster hit din ang My Sassy Girl sa iba't ibang rehiyon sa Silangang Asya tulad sa Japan, Taiwan at Hong Kong. Ang tagumpay ng pelikula sa Asya ay nakakuha ng mga paghahambing sa pelikulang Titanic. Ang My Sassy Girl ay nagbunsod ng isang pambihirang tagumpay sa sinehan ng Korea at ito ang naging pangunahing papel sa pagkalat ng Korean Wave. Ang pelikula ay nagbigay din ng isang pang-internasyonal na franchise ng media sa mga muling paggawa ng pelikula at mga pagbagay sa telebisyon sa iba't ibang mga bansa. Tulad sa muling paggawa ng Amerikano na pinagbibidahan ni Jesse Bradford at Alicia Cuthbert at sa direksyon ni Yeon Sam-yul ay pinalabas noong 2008. Isang adaptasyon naman sa drama sa Japan, kasama si Tsuyoshi Kusanagi at si Renato Nakto bilang pangunahing artista na nagsimulang mag-broadcast noong Abril taong 2008. Ang isang sumunod na pangyayari, My New Sassy Girl, isang nagtutulungan na gawain sa pagitan ng Korea at China, ay pinalabas noong 2016. Mayroon ding adaptasyon sa Korea sa telebisyon ng My Sassy Girl pati na rin ang muling paggawa ng pelikula sa India, Chino at Nepali. Ngayon ay ating alamin ang buhay at status ng 2 pangunahing artista sa My Sassy Girl matapos ang 19 na taon. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe para updated ka lagi sa mga bago kong video. Jun Ji-hyun. Ang pagganap ni Jun Ji-hyun sa My Sassy Girl ang nagdala sa kanya na maging isa sa pinakamalaking bituin sa Hallyu sa merkado ng bansang Chino. Ang malaking tagumpay ng My Sassy Girl ay nagpatatag din ng katanyagan ni Jun at binigyan siya ng titulo ni Nation's First Love. Ang lumalaking kasikatan ni Jun Ji-hyun ay nagresulta sa maraming mga kumpanya na humihiling ng kanyang pag-endorso. Nanalo rin siya ng Best Actress Award noong 2002 Grand Bell Awards. Matapos ang My Sassy Girl, si Jun Ji-hyun ay lumabas din sa pelikulang Uninvited, subalit ito ay hindi gaanong kumita sa takilya, kaya nagtuon siya sa presensya ng mga ads sa TV at sa mga billboard sa Korea at pati na rin sa ibang mga bansa sa Asia. Si Jun Ji-hyun ay lumabas din sa maraming pelikula tulad ng Windstruck noong 2004, Daisy noong 2006, Eman Huwa Superman noong 2008, Blood the Last Vampire noong 2009, kung saan ginamit niya ang pangalan Gianna June, Snowflower and the Secret Fan noong 2011, The Things noong 2012, kung saan naging pangalawang nangungunang pelikulang Koreano sa lahat ng oras. At noong 2013, si Jun ay lumabas din sa pelikulang Berlin File, kung saan pinuri ang kanyang maaksyon na pagganap. Ang tagumpay ni Jun sa malaking screen ay nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga nangungunang aktres sa Korea. Pati na rin ang pagiging isa sa pinakamalaking draw ng box office sa Changmuro. Noong 2015, muling nakasama niya ang direktor na si Choi Do-hoon para sa pelikulang Assassination. Ang
pelikula ay isa pang tagumpay sa box office para kina Choi at Jun. Ang Assassination ay siyang pinakamataas na kumita na pelikulang Koreano ng taon na iyon at naging ikapitong all-time na pinakamataas na pelikula sa kasaysayan ng sinehan ng Korea. Dito rin dinawaran ng Best Actress si Jun sa Grand Bell Awards at Max Movie Awards. Si Jun Ji Hyun ay bumalik sa telebisyon sa romansa ng pantasya na My Love from the Star noong 2013 hanggang 2014 kasama si Kim Soo Hyun. Nanalo si Jun ng Besang Grand Prize, ang pinakamataas na parangal para sa telebisyon sa 2014 Beksang Arts Awards at 2014 SBS Drama Awards. Drama ay muling nagtaguyod kay Jun bilang isang pinuno ng Hallyu at binigyan siya ng gawad ng Pangulo sa Korean Popular Culture and Arts Awards. Noong Nobyembre taong 2016, ginawa ni Jun ang kanyang maliit na screen sa pagbalik sa SBS Fantasia romansa drama na Legend of the Blue Sea kasama si Lee Min Ho. Nagranggo si Jun ng 9 sa listahan ng Gallup Korea ng 10 pinakamahusay na mga artista noong 2016. Sa ngayon, si Jun Ji Hyun ay napabalitang lalabas sa TV and drama series na Mount Eerie kasama si Jun Ji Hyun. Cha Tae-hyun. Ang pagganap ni Cha Tae-hyun bilang ganoo sa romantikong komedya na May Sassy Girl ang nagdala sa kanya ng kasikatan at nagtatag sa kanya bilang isang kinikilalang bituin sa Korea, pati na rin sa kabuuang rehiyon ng Asia. Matapos ang May Sassy Girl ay pinalawak pa ni Choa ang kanyang katanyagan sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang debut album na Accident. At noong 2002, siya ay lumabas sa pelikulang Lover's Concerto, isang melodramang pelikula na kasama ang mga aktres na sina Sonya Jin at Lee Yeon Joo. Si Choa ay lumabas din sa pelikulang Crazy First Love at Happy Ero Christmas noong 2003, Two Guys noong 2004. Sad Movie at My Girl and I kasama si Song Haikyo noong 2005. Highway Star ng 2007. Babo na nangangahulugang tanga sa Koreano at Scandal Makers noong 2008. Ang Scandal Makers ay naging numero unong pelikula noong 2008 at nagtala ng 8.2 milyong mga tagapanood ng pelikula at napasama sa mga pinakamalaking hit ng Korea sa lahat ng oras. Si Choa ay muling nakipagtagpo sa direktor ng Babo na si Kim Young-tak sa pelikulang Hello Ghost noong 2010, isang pelikula na tungkol sa isang lalaki na pagkatapos na maraming pagtatangka sa pagpapakamatay, ay nasakop ng 4 na magkakaibang aswang. Ito ay isa pang tagumpay sa takilya na 3 milyong mga tiket na nabili at ang pagganap ni Choa ay humantong sa kanya na tinawag bilang Jim Carrey ng Korea. Noong 2011, si Choa ay lumabas din sa pelikulang Champ The Grand Heist noong 2012, Slow Video noong 2014, My New Sassy Girl noong 2016, Because I Love You, at Along With The Gods, The Two Worlds noong 2017. Si Cha Tae-hyun ay lumabas din sa mga drama series na First Love of the Royal Prince noong 2004. Flowers for My Life noong 2007, General Hospital 2 noong 2008, Jun Woo-chi noong 2012, The Producers noong 2015, Hit the Top noong 2017, Matrimonial Chaos noong 2018, at Team Bulldog of Duty Investigation na naipalabas noong May 23, 2020 hanggang June 28, 2020.
si Chatay Hyun ay lumabas din sa mga variety show tulad ng 2 Days and 1 Night noong 2012 hanggang 2019. Dragon Club noong 2017, Where on Earth noong 2018. At Home Flex kasama si Lee Seung Gi na natapos noong September 20, 2020. Sa ngayon, si Cha Tae-hyun ay napabalita na makakasama sa drama series na Move On kasama si Na Jo In-sung at Han Hyo-joo. Isang panayam mula sa ahensya ni Cha Tae-hyun na Blossom Entertainment ang nagbahagi na katanggap siya ng alok na magbida sa drama na movie at pinag-aaralan pa niya ang alok. Sana'y muli nating makita na magkasama sila sa pelikula at drama series. Maraming salamat sa panonood at mangyaring suporta ng aking channel. Huwag kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.